Okay, so hello guys, good afternoon and good day. This is Megan Jason and welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon guys para i-discuss po sa inyo itong bagong ROI DAP na naman na tinatawag po nilang Rise of Empire, okay? So ito po yung kanilang interface ng kanilang game. Tapos bagong-bago pa lang po talaga guys yung kanilang ROI DAP. I mean, natatapos pa lang po yung contract nila ngayong araw at lumapit nga po sila sa atin para nga ipakita itong kanilang game, okay? Tapos yun nga guys, before po tayo magsimula at i-discuss yung kanilang project is sa mga hindi pa po nakaka-like and subscribe nga sa ating channel, palike and subscribe na po muna guys para maging updated nga po tayo sa ganito nga po mga NFT game content, okay? Well, ano nga ba ang Rise of Empire? Well, para po siyang fork ng Pizza Tower ng BUSD Kingdom. So ang concept po ng game is mag-i-invest po tayo ng maliit na halaga, tapos meron po silang mga tower po dito na pwede po natin i-upgrade, tapos kailangan lang po natin bumili ng crystal, okay? So meron po tayong nakikita dito na up to 5 na tower, ayan. Tapos meron din po tayong central tower or treasury na yun po yung ginagamit natin para mapalaki yung ating na-earn, okay? Tapos yung nga, paano tayo magsisimula dito? Well, ang kailangan lang po natin gawin dito is bumili nga po tayo ng crystal, tapos ang 50 crystal nga is equivalent siya sa 0.02 BNB, okay? So dito yon guys, kung bibili po kayo or mag-i-invest, pipindutin nyo lang po itong 50 crystals kapag meron na po kayo. Magkano ang 0.02 BNB? Well, sa ngayon po, dahil ang presyo po ngayon ng BNB is sobrang baba, almost 265 pesos na lang siya. Diba? So for 265 pesos guys, pwede ka na maka-earn dito sa kanilang game, pero ang inyong daily return is almost 2% lang, okay? So nalaman na po natin na almost 2% dahil kinausap po natin yung developer po nila at yun nga aayusin pa po nila dito yung kanilang guide kung ano nga ba yung return po nila dito. I mean, dinidevelop pa po talaga nila yung kanilang game na yun, okay? Tapos kung mapapansin po natin dito, meron po tayong 8 empire, tapos ito na po yung total deposit po natin. Tapos ito naman po yung ating contract, ayan. So makikita po natin dito na may laman pong 24 BNB yung contract at ito nga po yung value niya. Tapos andito naman po, verified contract source naman po yung contract nila, though hindi po natin to mabasa, kaya umaasa po sana tayo sa audit at pending pa daw yung kanilang audit dahil katatapos pa lang po talaga nila ng contract today at nasubmit na daw po nila yon. Okay, tapos yun nga guys, kung mag-i-invest man po kayo dito, invest lang po tayo sa kaya po natin mawala, lalo pat hindi po natin alam kung sino po yung developer po dito, tapos bagong-bago pa lang po kasi talaga yung kanilang project. I mean, siguro mag-invest po tayo dito kapag medyo lumaki na po yung total deposit dahil may mga factor po tayong kinukonsider kapag papasok po tayo dito sa mga ganito. Una po, dapat po kilala po sila ng community. I mean, dapat nasa hype po sila para po yung in-invest po natin is may chance natin mabawi. Diba? Dahil parang kailangan po talaga na medyo active yung isang game para po mas malaki po at mas mataas yung tsansa na maging successful yung game. Pangalawa naman po is kailangan po natin kilala talaga yung mga developer. At yun nga, for this project po hindi po natin alam. Kaya yun nga guys, remind lang po talaga na invest lang po tayo sa kaya po natin mawala. Ang pangatlo naman po guys is hindi po natin alam yung actual na capability ng kanilang contract dahil inaantay pa po natin yung ating audit, okay? And lastly po sa mga ganito po kasi mga game is kailangan talaga nauuna po tayo, pero yun nga, ang risk nga po doon is hindi natin alam kung magiging okay siya sa huli, di ba? I mean, minsan kapag ikaw ang nauna, mas malaki yung nakukuha mong reward, pero syempre ikaw din kasi yung unang nagre-risk. Okay? So basically guys, summary na lang po siguro sa project po nila. I mean, similar po siya sa mga ROA DAP na alam po natin. Tapos ang daily return nga nila is almost 2%, pending pa daw yung kanilang audit. Tapos andito yung laman ng ating contract. Tapos ang minimum investment na pwede nating ipasok is around 265. Okay? So I think yun na lang guys dito sa project po nila. Palike na lang po ang subscribe. Salamat! Bye-bye!